Yo, what is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Tsaka welcome back dito sa ating channel. Dito pa rin sa Jill Review TV. Abay, wala nang mahabang intro-intro pa mga kababayan. You know how this is. Panibagong araw na naman. Panibago na naman mga kabalbalan ng ibang mga presidential aspirants ang ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, as usual, mga asar na naman tayo ngayon. Alam niyo bakit? Siyempre marami tayong baong good news. Alam mo yan. So, ay bibib, teka lang. Yung mga viewers natin dyan na mga dilawan, I'll give you time to take your medicine. Magkasiblock na muna kayo. Baka atakihin na naman kayo sa depression niyan. Ako pa yung sisihin niyo niyan. Siyempre nanonood kayo sa akin. Atakihin na naman kayo. Alam niyo mga kababayan, marami na pala tayong mga viewers ngayon na mga dilawan. Niraratrat ako doon sa last video natin . Marami noon yung vloggers ni Isko andito rin. Nagmamasid ho sa atin. Nakilala na pala tayo. Siguro may nag-share doon, no? Mayroon siguro sila mga supporter na nag-share doon sa kina Isko, yung doon kina sa mga dilawan. Abay, okay lang yan. Napakasarap naman . At least one family tayo lahat. Nagkita-kita tayo dito. So I think yung mga dilawan ngayon nakatake na ng medisina. So, yun mga kababayan, tirahin na natin. Umpisahan natin dito sa isang lugar ho. Napakalaki ng suporta nakuha ni BBM. Alam niyo mga kababayan, kasi itong mga ka-campings, 'di ba, napakahilig ho sila mang-cancel. Napakahilig nila nag-adapt ng cancel culture. Abay, ngayon parang bumaliktad na yata yung ihip ng hangin. Sila na ho ang kina-cancel ngayon. Alam niyo ho ba yung Lanao del Norte? Abay, dilawan niya noon. Ngayon, andito ho sa news na sinabi ho ni Gobernador Dimapuro, ang Lanao del Norte ho ngayon 101% na sumuporta kay BBM. Palakpakan naman natin taga Lanao del Norte. Ito hindi yan fake news. Sinabi ho yan mismo ni Gobernador Angging. Andyan ho sa news niyan. Siyempre sasabihin na naman ng mga anti-Marcos dito na fake news na naman . Yes, sige lang, basahin natin ng konti yung news. Sabi na ho ni Gobernador Angging Dimapuro, has assured presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that the people of Lanao del Norte will deliver their full 101 support for his candidacy this coming May 9 election. Ayan. So ano ngayon mga dilawan? Sabay, akala nyo. Kasi mahilig kayo sa mga cancel culture . So ngayon, kayo nang kinakancel, no? Ngayon, palakpakan ho natin ang mga taga Lanao del Norte, mga kababayan, sa pangunguna ho ni Governor Dimapuro. Yan. So ngayon pa mga kababayan, meron pa tayong ipantira sa kanila. Alam nyo ba, naalala nyo kahapon sinabi ko na si Lenny Robredo babalik ho ng Cebu City? Kasi meron ho siyang dadaluhan na isang rally na paunguna daw ni Ace ng mga Durano diyan sa Danao. Yung rally sinasabi niya kay Ace Junjun rally daw. Babalik daw si Lenny diyan sa Cebu City. Ngayon parang hindi yata na natuto itong si Lenny, 'di ba? Siyempre nasaktan yung mga taga Cebu City dahil sa ginawa ng rally doon sa Mandawi ho, sa Park Mall, kasi maraming basura ho, iniwan lang ho nila. Abay, itong si Lenny ho, abay, kinakancel na ho ng taga Danao. Ito ho sa news ho. Abay, walang fake news niyan. Sabi ho dito, campaign sortie of Robredo sa Talisay City, Cebu, abay, canceled na. Paano yan mga dilawan? So, ano na nangyayari sa inyo ngayon? Diba, napakasakit nyo kasi magsalita . Napaka-advance nyo. Sabi nyo, ang yung Cebu City sa inyo, sa aming Talisay, yung Danao sa inyo. Paano ngayon, kinakancel na ho kayo ngayon ng mga Dirano. Sumuporta na ho sa kay BBM. So paano yan? Meron silang kasunduan na nilagdaan ng mga kababayan. Andyan ho sa news. Wala lang dito . Dito nga pa lang. Sabi ho dito sa nilagdaan ho nila,
na we members of the National Directorate of Partido Pilipino sa Pagbabago in a special meeting held on April 3, 2022 manifest our unyielding and solid support to the candidacy of former Senator Ferdinand BBM Marcos Jr. Oh, see? Meron niyang ano, meron niyang kasulatan yan. Masarap kasi magbalita, mga kababayan, na meron kang basihan para hindi ka sa pagsabihan ng fake news. Pero kahit anong gawin natin na binigyan na sila ng mga facts, abay, parang fake news pa rin sa kanila. Maraming ang nagko-comment doon na sabi nila na yung mga binabalita ko dito, abay, fake news daw. Napakasinungaling talaga itong ano eh, itong mga dilawan eh. Dahil talaga mga sinungaling, mga kababayan, abay, kanina ho, abay, itong kampo na naman ni Robredo, sabi nila, meron daw silang rally bukas, Wednesday ho, sa Pasig. Abay, nagpost pa ho sila sa Facebook, sabi nila na, Grand Kakamping Wednesday. Bukas niya, mga kababayan. Sabi nila, isang gabi para kay Lenny, Kiko at Biko Soto. Biko daw, sabi nila, ikakasana. Abay, itong si mga kababayan, si Biko Soto, nabasa niya ho yung ano, yung pinoso ng mga dilawan. Abay, sinopalpal ho. Sinopalpal naman yung ano, yung mga dilawan ngayon. Sabi na ano, nasabi ni Sir Biko Soto, sabi niya, I admire your eagerness. I-post natin dito. I admire your eagerness, but if you are truly sincere, then I suggest you be more careful not to spread fake news. So sino ngayon mga fake news? Anyway, so palpal na naman kayo. So paano yung mga kababayan? Ito talaga mga ano? Ito talaga mga dilawan, hindi na natuto. Talagang napakahilig sa fake news eh. Palagi palang iba na baliktad yung mga BBM supporters doon, yung mahilig mag-fake news. Abay, ano na ngayon? Abay, kung anong itinalim nyo, yan rin ang anihin nyo. Napaka-sinungaling nyo kasi. So, bago tayo mag-move on, mga kababayan, abay, siyempre as usual, i-shoutout ho natin yung mga viewers natin. Eh, marami akong natatanggap na mga ano eh. Marami akong natatanggap na mga gusto magpa-shoutouts eh. Bigyan natin chance, of course. So, unahin ho natin yung mga taga Tugigaraw City sa Cagayan Valley. Hi to Casey Agustin. Yan, shoutout ho. She's working also sa Hong Kong. And she is watching from Hong Kong. Yan, shoutout sa mga taga Hong Kong. And of course, hi to Antonio Labrador from Laguna. Also, shout out din kay Bill and Evelyn Recomita from Bustos, Bulacan. Also, hi to Jean Parilla or Jenny Parilla. She is viewing from Auckland, New Zealand. Also, hi to Vicente De Gomas. And also, sa mga nasa Hong Kong pa rin, si Sir Bingo Mendez. Hi, sir. Maraming salamat sa pag-support sa ating channel. And of course, like to say hi to Marley Hammond. She's watching from Samar, Leyte. Hi also sa mga taga Leyte, ho Leyte, sa Tacloban, sa taga Bilyaba, sa taga Palompon, Isabel. Yan, may mga viewers tayo dyan, mga kababayan. Kasama natin dito sa channel natin. Of course, siyempre, taga-Palompon tayo eh. Shoutout sa mga taga-Palompon nga pala at saka sa taga-Bilyaba Leyte. And of course, hi to Sir Briner Colliera. Yan, kasama natin. And of course, also to Bingo Mendez. He is watching from Hong Kong. Yan, maraming tayo mga viewers sa Hong Kong, no? And of course, hi to Ma'am Maria Ninita Manlunas from Giwan, Eastern Samar. And so, gusto ko lang i-shoutout din si Baby Mar. Gusto niyang i-shoutout si Mr. and Mrs. Ray Carmona, si Mr. and Mrs. Felipe Calyorina Jr., and also kay Mr. and Mrs. Albert Go. Si Baby Mar, mga kababayan, she's watching from Kabadbaran, Agusan del Norte. And also si Baby Mar, meron nga pala siyang finoward sa akin na isang video. Talagang maugulat kayo mamaya, mga kababayan, meron kayo papakita sa inyo na video. Si Ma'am Baby Mar ho ang nag-forward sa akin. Ma'am, maraming salamat. Ipapakita natin mamaya sa ating mga kababayan. So anyways, mga kababayan, so yung mga yung shoutouts natin later naman ho, portion by natin. So ngayon, mga kababayan, abay,
ano, nalungkot ako sa ibang mga kasama natin na mga BBM supporters. Ay siya nga pala, bago ko mga kakalimutan, gusto ko lang i-shoutout mga pala yung mga lahat na mga babae natin kasama, mga BBM supporters, mga DDS at saka yung mga Marcos loyalist. Yan, maraming salamat to. Ay, hindi natin sila kakalimutan mga kababayan. Siyempre kasama natin sila eh. So ngayon mga kababayan, abay, as sinabay ko nga, nalungkot ako sa balita. Kasi yung mga ano natin, yung mga BBM supporters, oh, abay nawawmali ho sila doon sa ano sa isang sortiho ni Lenny. Kasi alam nyo bakit? Doon saan ba 'to nangyari? Basta sa isang sortiho sa ano sa kay Lenny. Kasi sinabi nila doon sila sa advertising nila, si BBM daw pupunta daw doon. Abay, grabe, napaisip yung mga tao. Abay, paano naman pupunta si BBM doon sa sorti ni Lenny Aquino? Pero hindi naman kasi yan malayo na mangyari mga kababayan. Kasi alam nyo si BBM, gusto nyo nga niya ng unity. Siyempre gusto niya mga pagkakaisa lahat. Wala mga negative campaigning. Ayaw niya na may mga hatred na mga ano, na mga politics, na mga negative politics. Ayaw niya yan. Gusto niya magkakaisa lahat. So hindi malayo na pupunta si BBM doon sa sorte ni ano ni Lenny at Kiko kung inimbitahan siya. So ngayon mga kababayan, ipinalabas nila. Nandito sa news. Sabi nila ho, BBM nasa Nueva Ecija, sorti ng Lenny Aquino tandem. Sa Nueva Ecija pala to mga kababayan. So ang ibig pala nilang sabihin, abay ang BBM ho doon, nagangalan ho na isang iwan kong artista ba to, basta ang pangalan ano na BBM doon ay si Bia Benene Movement. Abay kinamit na ho ang BBM na pangalan ngayon. Talagang napakaano na itong mga dalawa ni na baka talagang ano na, nagpanik na ho sila. Tapaka sinungaling naman. Ginamit na nilang pangalan ni ano ni BBM. Wala, hindi nila alam kung gagawin mga kababayan. Ako lang ho ng ano na naluoy ba? Sa Bisaya pa naluoy. Ako na nalungkot ako sa ano eh, kasi nawamali yung mga BBM supporters din eh. Nagpunta pa naman sila doon. Forward ho to sa akin ano yung balita na ito kasi nawamali daw sila doon. Talaga mga ano tong mga dilawan na to, napakasinungaling. Napaka ano na, grabe naman oy. So si ano pala yung pangalan mga kababayan, si sinabihan na BBM daw si ano pala si Bia Benene Movement. Sinabi pala na the queen has spoken. Ang Bia Benene Movement ay para kay Lenny Robredo. Yan, napakasinungaling, ginamit na ho nila mga kababayan yung pangalan ni ano ni BBM doon. Hey, grabe naman, hindi naman to naawa. Ako lang yung ano, nasaktan ako dun eh. Kasi siyempre, isa akong BBM supporter eh. Kung narinig ko yung na merong invitation na sinabi nila na ano, kung merong advertisement na sinabi nila na si BBM pupunta sa Nueva Ecija at saka nandun ako, siyempre pupunta rin ako dun. Gusto kong makita si Sir BBM eh. Kaya lang, ganyan yung nangyari. Napakalungkot no. Napaka ano, na may pagkagago na itong ano eh, ng mga dilawan eh. So ngayon mga kababayan, meron naman ako na discovery. Alam niyo yung ano, yung natandaan niyo yung nangyayari doon sa rally ni Lenny doon sa Cebu City na nagkalat ho sila ng mga ano, mga basura doon, 'di ba? Naglinis ho doon yung mga BBM supporters. Abay, rumisbak kasi 'di ba, nagkumalat ho yun, nag-viral kasi yung balita na yun eh. Pati nga yung mga dilawan na mga newspapers sa mga tabloids, ipinosto yun. So para silang nilaglag. Kaya siguro nag-ayaw si ano si yung mga Durano ho doon sa Danau at saka si Talisay. Siguro kaya sila kinansel eh. Kaya sumuporta lang sa kay BBM kasi alam na nakilala na lang ngayon si mga BBM no, yung mga Marcos eh. Kaya kinansel na ho itong si Lenny Robredo sa Talisay at saka sa Danau. So ngayon mga kababayan, abay rumisbak ho ang grupo ni Lenny. Andito na naman sa ano nila sa tweet ho nila, sa tweet. Sabi dito, itong si Curious Cute Guy, ito rin, alam niyo mga kababayan, itong nag-post ito, siya rin ho nagsabi na lahat ng mga OFW hampas lupa daw. At saka ano, mga poor of the poorest. Itong tangang to, yun itong nagsabi, si Curious Cute Guy. So ang sabi niya dito sa tweet niya, hindi daw responsibility ni VP Lenny Robredo, unang kanyang mga supporters na maglinis ng mga naiwang kalat dyan sa Cebu City. Responsibility yan ng mga tamad na mga street sweepers dyan. Grabe nyo.
Sabi niya, bakit niyo naman paglilinisin ang mga umatin sa rally? Abay, napaka talagang napakamatapubritong unggoy na to. Anak ng patis to eh. So see, tingnan niyo mga kababayan, ganyan ba ang mga ano klase na mga ano yung presidente ang anuhan natin, ang suportahan natin? Ganyan mga suportahan ba natin yung mga dilawan? Tingnan niyo nga mga ugali na yan. Eh, napagrabe naman. So ngayon mga kababayan, iinisin natin sila. Iinisin natin ang ano, todo. Kasi 'di ba kakatapos lang ng rally din sa Cagayan kay ni BBM din sa Cagayan. Abay, napakasakit sa mata naman. Napakarami hong dumalo. O, tingnan nyo. Agoy, napakasakit naman. Mga dilawan dyan. Abay, sabihin nyo namang fake news. Ano, Photoshop yan. Abay, sabihin nyo namang edited yan. Abay, hindi yan edited. Alam nyo kung bakit? Abay, meron na akong prueba. Meron akong napalipad na drones doon. Abay, okay, mga kababayan, paglalawayan natin sila. Kunti, tingnan natin itong clips na to. Eh, kunti lang naman. Maliit na, kunti lang naman itong clips na to. So, edited ba? Pinapakasakit naman. Ay, ang dami naman oh. Sa Pilais Sports Center ho yan. Yan, nagpalabas kagad sila na, ano, ng drone shots mga kababayan. Kasi para iwas fake news, sabihin nila na ano naman eh. Sasabihin na naman nila na in-edit na naman sa Photoshop eh. Siguro walang edit-edit dyan. Original yan. Ay, napakasakit naman sakit sa mata niyan. Naku, hindi yan mga pabalik-balik na mga tao. Talagang mga taga-Cagayan yan. Siyempre, andon si Andrew A. Niyanig na naman ang buong Cagayan. So siya nga pala, palakpakan ho natin ano, mga kababayan. Palakpakan ho natin ang mga taga-Cagayan di Oro. Abay, talagang ang ganda na. Talagang ano na. Maganda hong suporta nila kay BBM. Talagang todong-todo na to. Abay, masasaktan na naman ang mga dilawan dito kung sasabihin kong proclamation lang ang kulang. Yeah, alam ko, proclamation lang ang kulang. Malapit na mga kababayan, kunting-kunti na lang. So ngayon mga kababayan, abay, alam nyo ba, itong meron akong na-discovery. Actually, pinorward ho ito ni BB Mar. Meron parang nangyari doon sa Maribeles, Bataan mga kababayan. Abay, sangkot na sangkot na naman si Spooks Jimenez dito. Bibigyan na naman natin ng ano ng problema si Spooks Jimenez. Siya ka pala, shout out Spooks Jimenez. Kumusta? Parang hindi ka na nag-tweet ah. Napansin ko. Parang ilang ano na, 36 hours na hindi ka na nag-tweet ah. Eh before pa, walang pang problema, parang panay ng tweet ng tweet mo ah. Mahilig ka sa tweet ah. Ano nangyari? Aba, nakakalyo ba yung kamay mo? O sumakit ba yung kamay mo? So ngayon mga kababayan, meron kong discovery ho. So panuuran natin si ano si Mayor Castañeda. Si Mayor Castañeda ho doon sa Maribeles sa Bataan. Abay, meron ho siyang ano, meron ho siyang reklamo doon. Panuuran natin. Konting clip na to. Lahat. Narito po kami ano po dito po sa kanina po nandito po ako sa nandito po ako sa Comelec no po, office ng Comelec at dito po sa aming police station dito sa Maribeles. Nais po namin ipapatid sa inyo na talamak na naman po ang vote buying at ang malungkot pa po, kinukonsinti pa. Imbis na ulihin ang mga nagbo-vote buying, namimigay ng card at may pangako na kung ano-ano na bibigyan ng 2,000 o bibigyan ng kahit na anong konsolasyon kapalit ng card na pinamamahagi nila dito, ang malungkot pa po rito, ang Comelec mismo pinayagan na mag-deploy ng police doon mismo sa lugar ng vote buying area. So ano klase ito? Nananawagan na po kami po sa Comelec National. Nananawagan kami sa PNP National. Nananawagan naku kami po sa DILG. Comelec, ano na? Ang Maribeles dahil po talamak. Kumusta? Na naman ang so, naku po, si Spooks, dawet na naman pangalan. Eh, marami ka na problema, Spooks. Eh, meron pa andiyan problema sa 14 million na utang nyo sa, ano, sa Sofitel Hotel doon sa Comelec debate. Abay, napakarami niyang problema ngayon. Pati ngayon, no? Pati nga yung sa ano mga kababayan, sa meron pang problema dito about sa Smartmatic. Na, uy, siya nga pala. So, bigbigyan na naman sa ato. Pag-usapan nga natin tong ano na yung naaresto ho ng mga tatlong hackers sa Comelec. So, yung hackers daw sa Smartmatic, sa Comelec at saka sa Napocor.
yung Exox Group, abay, naaresto daw mga kababayan. So ngayon, dahil naaresto na yung mga hackers daw, abay, ipinalabas ngayon ng Comelec na sabi nila at saka sa mga nasa NBN na para mawala na daw yung ano, para meron ng assurance daw sa public na hindi na mag-iisip ng mga negative para yung ano, yung halalan daw natin, abay, magiging ano na, smooth na ho, walang dayaan. Abay, maniniwala ba kayo dyan mga kababayan? Parang hindi ka paniwala, no? Kasi alam nyo, mga kababayan, ito mga hackers ho, mga outsiders ho ito. So kung naalala nyo nung ano, nung 2016, at diba merong kinasuhan dun nung pangalan ay si Marlon Garcia? Si Marlon Garcia ho mga kababayan, siya ho ano, yung project manager ho ng Smartmatic. At saka kinasuhan ho siya dahil diba nung eleksyon nagkadayaan, merong problema kasi... Diba yung server ho ng election, server ng Smartmatic sa election, abay kinalikot ho noon ni Marlon. Kaya kinasuhan ho siya ng ano ng pamahalaan. So ngayon mga kababayan, pinagtakpan ho yun ano ng Smartmatic. Talagang pinasibat ho doon sa Panama. Pinalipad ho doon sa Panama para hindi siya madakip. So ngayon para hindi mas siya makulong. Kaya pinasibat ho doon sa Panama. Talaga mga gago tong Smartmatic eh. So ngayon mga kababayan, iisipin nyo, mga outsiders ba talaga ang may ano, may kakayahan na mandaya? Isip-isip. I-comment nyo ho sa baba mga kababayan. Mga outsiders ba yung mga ano, yung mga may kaya ho na ano magmanipula ho sa eleksyon? Hindi ho. Kalokohan, malaking kalokohan ho 'yan. Bakit? Ang talaga ang may control ho niyan na mga magmanipula ho sa server at saka sa eleksyon natin, ang Smartmatic ho, ang nasa insider, ang nasa loob. Sila ho ang matalagang makakontrol niyan. Hindi ho yung outsider. Tuda ko parang ano lang to eh, parang pag pangtakip lang to eh, na meron daw silang nadakip na ano na mga hackers, na outsiders para hindi mag-iisip yung mga ano, yung mga tao na ang totoo talagang makapag manipula ho sa election sa server at saka pwedeng posibleng mandaya na naman ang nasa loob mga kababayan. Kaya nga sinipulpal ho sila ni ano ni Attorney Glenn Chong kanina lang bagong posto ni Attorney Glenn Chong mga kababayan, talagang sinupalpal ho sila ngayon yung mataka Comelec. Hindi maniniwala yung ano yung mga tao diyan. Talagang bantay sarado ho tayo ngayon mga kababayan. Lalong-lalo na na malapit na nang palapit yung ano yung halalan. Talagang ano na eh, talagang nagde-deploy na yung mga ano nila, yung mga black magic nila eh. Eh siyempre, si Spokes Menes may ka-meeting ha. Hey! Spokes, kumustang meeting? May ano ba tayo dyan? Wala ba tayong balato dyan? Hey! Bibigyan talaga natin to ng problema itong si Spokes Menes. Kasi alam niyo mga kababayan, hindi na siya ako nagtitweet. Before nga sa problema, nung dumating yung mga problema na ito, yung sunod-sunod na problema, abay, napakabilis sa mag-tweet niyan. Sa isang araw, maraming tweet yan. Ngayon, parang 36 hours na yata, wala nang tweet si ano ah. Wala nang tweet si Spokes Jimenez ah. Ano kayang nangyari? So, pasensya na mga kababayan. Pasensya na mga dilawan. Eh, talo naman kayo eh. Kahit anong gagawin nyo ngayon, talagang wala na. Ilang days na lang maghahalala na. So ngayon pantarantado na lang yung ginagawa nyo eh. Talagang panliling lang na ho, mga puro na mga fake news. Katulad ho nangyari dyan sa Nueva Ecija na andun daw si BBM. Diba napakalaking ano yun, kalokohan yung mga kababayan ginawa nila. Pwede naman sila kakasuhan niya eh, gagamitin lang pangalan ni BBM. Siyempre ano na yan eh, yung name na BBM eh, kilala na yan eh, tapos gagamitin lang sa sorte ni Lino at saka ni Kiko. Napakalaking kalokohan talaga. So dahil ito sa mga kalokohan ng mga dilawan mga kababayan, pati nga yung ano yung friend ni Lenny Robredo na si ano, meron kasi yung kaibigan si Lenny Robredo mga kababayan. Ang pangalan ho niya ay si Daphne Osina Paez. Daphne Osina Paez, ito ang pangalan. So ngayon mga kababayan, noon kasi abay, oh, may picture pa nga sila na ano ni Lenny Robredo dyan. Kasi best friend nga sila, talagang magkaibigan noon pa sila. Pero ngayon, abay, sinong sinuportahan ho ni Miss Daphne? Si BBM lang naman. Si BBM lang naman ang sinuportahan.
Siya nga pala sa hindi mga panakilala kay Daphne, mga kababayan, si Daphne ho ay isang award-winning ho na TV personality at saka vlogger rin siya. Talagang medyo may pangalan ho si Ma'am Daphne. Talagang sikat ho, sikat ho siya. Kasi alam nyo, yung papa ho niya, siya piloto ho ni late President Ferdinand Marcos at saka ni First Lady Imelda Marcos. Piloto ho ang papa niya. Kaya nga, so ngayon, hindi, siyempre alam na kung sinong susuportahan ni Miss Daphne kahit pa best friend pa niya si Lina Robredo. So tingnan mo yung picture, mga kababayan, yan sa gitna si Lina Robredo at saka itong sa gilid, yan ho si Daphne. Talagang parang twinning ho sila, talagang best friend na best friend ho sila. So anong nangyari ngayon? Parang there's something wrong kay Lini. Parang hindi na naniwala no si Miss Daphne na kung hindi na hindi to talaga. Talagang naniniwala ho si si Miss Daphne na hindi qualified ho si si Lenny Robredo na magiging presidente. Magkakaproblema lang ho. Alam na alam niya. Kaya nga sinuportahan niya si BBM eh. So ngayon, mga kababayan, so klarong-klaro na yung cancel culture ho nila, hindi na umipekto. Parang nabaliktad na ho sa kanila yung mga cancel culture ngayon. Unti-unti na hong lumilit yung mga mundo nila na mga may mga maitim na budhi. So ngayon, mga kababayan, i-shoutout rin natin yung iba. Gusto ko lang i-shoutout ho si Nur Mangaba. She's watching from Cairo, Egypt. And of course, hi also to Sergio Molina from Essex, UK. Shout out also to Lucky Orico. She is watching from Japan. And of course, sa mga taga Montreal, Canada, shout out sa inyo si Arsenia Pindergat. Also, hi to Johnny Milliares from Bicol. And I'd like to say hi also to Sir Flaviano Reyes from Cainta, Rizal. Also, hi to Salvador Haraba or Jaraba ng Bicol at Caloocan. Shout out also to Opi Medelio from Castillejos, Zambales. I would like to say hi also to Luzbiminda Valoria na taga Kananga, Leyte. Hello sa mga taga Leyte, taga Kananga. And of course, also to Shem De La Fuente. She's watching from Antipolo City. At siya nga pala si Shem De La Fuente, mga kababayan, taga Palumpun, Leyte rin. So shout out rin natin mga taga Palumpun, Leyte. So ayan, mga kababayan, maraming salamat to sa mga nag-support ho dito sa ating channel. Kahit bahog-baguhan pa lang tayo, at least dahil sa inyo, medyo nakilala na tayong konti. At sa mga kababayan, siya nga pala, kung nakaabot kayo dito sa portion neto, sana naman mag-like ho tayo dito sa ating video. Mag-like ho tayo, mag-share, at saka yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na ho sa ating channel. Napaka-easy lang ho yan, mga kababayan. It takes 1 second na naman. It takes 1 second to press the like, share, and saka mag-subscribe. Sana ho para makilala pa tayo ng kunti, mga kababayan. At saka marami pa ho maaasar sa ating ginagawa. Lalo na yung mga may ayo kay BBM, at saka yung mga may ayo kay Duterte. Bay, wala na kayo. Sorry na. Talagang hanggang dyan na lang kayo. Kita-kita lang tayo sa finals. Sorry na lang. So ngayon, mga kababayan, maraming salamat. As I said, that always, mag-pray ho tayo palagi na sa darating na halalan, walang problema ho, walang abirya, at saka hindi ho magka-burn out. At saka mag-pray rin tayo para sa ating health, mga kababayan, sa ating safety. I-pray ho yan natin kay Lord. Kasi kung mag-pray tayo kay Lord, alam kong papakinggan ho tayo. Kasi napaka yung prayers, napaka-powerful ho. Then again, maraming salamat, mga kababayan. Ako nga pala si Ivan. Kita-kita ho tayo sa next video ho natin. So, see you on my next video! BBM Zara! BBM Zara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Zara! BBM Zara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Zara! BBM Zara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.